May age limit nga ba ang pagpasok sa reservist? Bibigyan nating solusyon ang katanungan yan ng marami sa ating mga kasama. Dahil maraming tatanong kung may age limit nga ba ang pagpasok bilang reservist. Actually, sa Republic Act 7077 ay wala namang direktang sinasabi ang ating batas tungkol sa edad sa pagpasok sa reservist. Merong sinasabi ang Section 14 ng Republic Act 7077 between 18 to 25 na lahat ng mga lalaki na hindi reservist ay kailangan mag-undergo ng basic citizen military training or military training. So, lahat ng mga hindi nag-ROTC or hindi dating military or ex-servicemen ay pwede silang pumasok sa reservist, no? At magpatala sa mga local government. So, dati ay maybe ginagawa ng ating gobyerno yan, no? Every April ng bawat taon ay magkakaroon ng compulsory registration para sa mga male citizens na 18 to 25 years old na hindi reservist, no? Dapat magpatala ayon sa Republic Act 7077, no? Maybe dati nagawa yan ng ating gobyerno, no? After ng promulgation ng Republic Act 7077 noong 1991, no? Noong 1992, maybe ginawa yan hanggang sa mga sumunod na taon. But lately, or lalong-lalo na ngayong 2000, year 2000 pataas, ay hindi na natin nakita, no? Ang na-implement ang batas na yan. Kaya merong mga alternative na ginagawa ng ating higher headquarters, particularly ng Philippine Army, ng pag-conduct ng basic citizen military training, no? So, under ng basic citizen military training, ay kinakandak ng mga RCDGs or mga CDCs, Community Defense Center, at mga reserve centers ng Air Force, Navy, ng Marines. Nagkakandak po sila ng mga basic citizen military training, no? So, ang mga edad dito na pwedeng pumasok ay between 18 to 35. Unang-una, it is the prerogative of the Philippine Army or other branch of service sa mga age qualification na ilalatag nila, no? So, kaya kinukuha nila 18 to 35 dahil ito ay funded ng Philippine Army, no? So, i-issuean lahat ng mga graduates dito or lahat ng mga nag-undergo ng training ay makakatanggap ng subsistence allowance at mga uniforms. However, meron tayong tinatawag na Special Basic Citizen Military Training. Ito naman ay pinupondohan ng mga local government. So, at ang dapat mag-initiate dito ay ang local government, no? So, maybe hindi ko na nakikita ang ganitong initiation ng mga local government, no? Maliban sa mga ilang mga local government tulad ng Quezon City at Manila, no? At may mga iba pang mga government na local government na nag-i-initiate ng Special Basic Citizen Military Training. Actually, ito ay mandate talaga ng local government na mag-initiate ng compulsory registration para sa mga hindi ROTC, no? Or hindi mga reservist. So, yun yung Special Basic Citizen Military Training. So, ang edad naman dito ay hindi naman strict, no? Kapag ang local government ay ang nag-initiate. So, nakikita natin mula 18 hanggang 50s, no? Pataas ay may sumasali pa sa training na ito na Special Basic Citizen Military Training, no? Dahil ito ay initiated ng local government. Pero yung Basic Citizen Military Training, dahil ito ay initiated ng Philippine Army at ang ibang branch of service tulad ng Air Force, Navy,
ay kinukuha nila dito ay yung mga 18 to 35, no? So, wala talagang specific provisions na sinasabi ang batas, no? Ito ay, itong video ito ay para sa mga nagtatanong kung may lalong-lalo na yung mga hindi reservist o hindi nakapag-training ng reservist o hindi dating mga military, no? Na gustong sumali ng mga 36 pataas na hanggang 50s, no? Pwede kayong sumali sa Special Basic Citizen Military Training na ini-initiate ng local government. So, yung BCMT ay 18 to 35 lamang ang makakasali rito, no? Pero prerogative pa rin ng Philippine Army kung tataasan nila ang edad na 'yan. Or prerogative pa rin ng RCDGs, no? Or RSCOM. Dahil wala naman talagang specific na age qualification. Yun lang ay dapat able-bodied person, no? Or citizen ang sumali, no? Kailangan walang sakit, may medical clearance, no? Ng AFP. So, actually may waiver naman 'yan, no? So, sa lahat na mga gusto mag-reservice, pwede kayong kumuha ng Special Basic Citizen Military Training. Para naman sa mga ex-servicemen or mga CAFGU o yung mga nag-resign na from regular officer na gustong mag-reserve officer at lahat ng mga dating nasa service or mga PC dati, no? Mga Philippine Constabulary dati at gustong pumasok sa reserve force, pwede po silang pumasok, no? Kahit na sabihin mo 60 ka na or pataas, provided na you have your enlistment order and the lahat ng mga documents na nire-require ng higher headquarters. Halimbawa eh, kung na-discharge ka na or nag-retire ka na, honorable discharge, no? Order. So, kailangan honorable sa mga na-discharge na from the service, lahat ng mga CAPGUs, civil active auxiliary na mga member or mga CAPGU. So, pwede kayong magpa-incorporate sa Ready Reserve Unit, no? Dalhin lamang ninyo ang inyong mga orders, inyong mga trainings and certificates para ma-incorporate kayo, para ma-incorporate kayo sa Ready Reserve Units. Ang lahat ng mga ex-serviceman, lahat ng mga ex-military, provided na meron kayong honorable discharge order, no? So, kailangan walang kaso. So, lahat ng mga na-commission ng mga kagawad or mga official ng government, lahat ng mga nagpa-commission ng mga technical service, lahat ng mga na-commission ng Group 1, ng Circular 4, Group 2, Group 3, no? Ano yung Group 1? Yung mga POTC. Group 2, yung mga deserving non-commissioned officers ng Philippine Army. Group 3, yung mga professionals tulad ng mga teacher at iba pang mga professionals. So, kailangan ay magpa-incorporate kayo sa Ready Reserve Unit after ng commissionship. Okay? So, kapag na-commission na kayo bilang teniente or kapitan or major, ay kailangan nyo mag-submit ng mga documents sa inyong Community Defense Center. So, lahat ng manabanggit ko ay pumunta lamang kayo sa mga Community Defense Center or sa mga Reserve Centers ng Air Force, Navy para kayo ay ma-incorporate sa Ready Reserve at magiging active reservist kayo. So, dalhin lamang ninyo ang inyong mga clearances, barangay, NBI, police,